Gusto ni Daniel na maging dalubhasa sa kanyang kursong biology. Kaya naman nang magbukas na ang limited face-to-face classes para sa mga kagaya niyang graduating student sa UP Diliman, hindi na siya nag-atubiling lumahok. Kung alam namin yung mga lesson, wala tong patutunguhan kung hindi namin siya na-observe sa mismong kalikasan. Bubble set up ang pinatutupad sa biology students na sumabak sa physical classes. They will spend the weekend dito sa UP, sa loob ng institute namin. Habang nandito yung mga estudyante, ang activities lang nila ay limited in the University of the Philippines. Para sa University of the Philippines at iba pang higher education institutions, susi sa tagumpay ng edukasyon sa harap ng pandemya ang pagkakaroon ng balanse sa pagitan ng hands-on activities na ginagawa sa face-to-face classes at ng lectures na pwedeng ituro sa online classes. Nariyan din yung contingency measures at health support para sa mga estudyante at faculty. Batay sa CHED DOH Memorandum ukol sa limited face-to-face classes, dapat siguruhin na mga paaralang may PhilHealth o medical insurance ang mga estudyante. Una na itong binatikos ng ilang student groups dahil dagdag pasanin pa umano ito sa mga estudyante. Pero ayon sa CHED, nakipag-ugnayan na ito sa mga universidad at IATF kung paano tutulong sa pagbibigay ng health insurance. For example, we can put in the budget of PhilHealth, na lagyan ng budget for the COVID of the students. Let's say even for 1 year, habang kinokontrol natin yung pandemic. Sa pagsagot ng health insurance sa mga estudyante, sa kahit anong forma man yan, no, sa PhilHealth or sa other medical insurance provider, as long as hindi mapapasa yung burden sa mga estudyante, then it will be good. So, ang kinakailangan dito ay additional budget talaga sa education. Patuloy ang mandatory consultation sa mga estudyante, faculty at mga magulang upang matulungan ang mga universidad at kolehiyo sa pagpapatupad ng mga polisiyang angkop sa kanila. Ara Perez, ABS-CBN News.